mahilig mang prank. Kunyari na boss. Talit si Tata yun eh. Ilang beses ko kaya yung binabasa na yun. Gusto ko magpasalamat kay Ninang Shirley na may nag-gift siya kay Atara. Thank you, Ninang. Ay, naku, na-late na. Nasabi ko na. Nasabi ko na, nagpadala ka ng gift. Kay Atara, thank you na. Na-receive ko ha, sa Gcash. Thank you. Nako nang nadadali ka kasi mayroong ang nadidali yung shh mo, di ko nakita. Thank you, Nina Shirley. Malapit na po ang birthday ng ano ko sa April 16 na, kung lolo ang Panginoon. Bukas? Oo, magkasunod. Oo, April 16. Ah, bukas pa lang? Hindi. 16 ba? 16 bukas eh. Thank you, Tina, sa iyong ano, sa iyong gift. Nagulat ako ha. At this glow, ano, 11 na po si Atara. April 16 pala si Atara. Yes. Magkasunod sila ng glow. Ano ba? Oo, magkasunod sila. Yung mga April, magaganda daw yan. Kaya magkasunod sila ni, ano, ni Sis Glo. Diba? Nang, thank you ha. Madaling araw yun eh. Nagulat ako. Patulog na ako eh. Oo nga, Sis Glo. Magkasunod pala kayo ng birthday ni Atara. Yun. Yes, oo. Atris din pala siya. Aris. Oh, mababait ang Aris. Mababait ang... Tsaka sweet sila. Yes. Ano ba si Aris? Yung ano... ano ba yung... Ano bang sign ng Aris? Yung para siyang tao yata yun na ano? Oo. Oh, birthday din yan. Oo. Oh, meron pa po isang magpa-birthday. Ka-birthday ni Tara. Eto. Si Tami. Tami. Birthday ni Tami, April 16. Hi, birthday to po. Happy birthday. Sweet din to. Sweet din to si Tami. Naman niya, tahimik. Tahimik na to. Lalo na pag nakikita ako. Di ba Tami, oh? Tami? Takot sa akin to, Ninang. Babae ba yan, Idol? Opo, babae. Ang magpagupit ka, magpagupit ka, ha? Tami, ha? Magpagupit ka, ha? Ay, wala. Ang cute! Ano na siya? 3 years old, ba? Ah, 2 pala. Ano sabi niya, ano, Idol, tuloy kayo ng ano ba yan? Idol, tuloy kayo ng April 16 sa Aqua Planet. Ay, Ronald, gusto ko nga talaga dyan, kaya lang talagang ano, talagang hindi muna. Oh, grabe ang init, tsaka grabe din ang presyo dyan. Mainit eh. Ano muna, Ronald? Oo, sa ano muna kami? Meron sa, may sinend ako kay Sis Connie, ay sa doon yata sa GC nating apat yung... Sa Batangas, ang ganda ng anong resort na yun, mura pa.
Ano magaan, baka magkano kami nang yung ano, yung mga, kasi gusto niya tara po ng swimming. Gusto niya talaga po, talagang araw-araw ako kinukulit, gusto mag-swimming. Kaya pagbibigyan po namin. Kaya sakto nang, sakto ninang yung binigay mo, thank you. Sobrang thank you. Ang laki-laki. Grabe naman. Thank you na. Love na love ako ni Ninang Shirley. Maraming salamat, Ninang. Bakla ka talaga. Alam mo pare, tol, ang sakit ng katawan ko kahapon. Galing ako ng ano, ng tape. Oo, na-ano ako eh. Nanabuhayan ako eh. Sabi ko eh, nagpadala si Ninang Shirley. Sabi sa akin, nawala yung sakit. Nawala yung sakit. Parang nagka-pain reliever ako, pare. Basta na sa... Toto ha, seryoso. Nag-shooting po ako doon sa pangalawang teleserye ko. Action scene. So ang eksena po, pagdating na pagdating ko po sa ano, pagbaba ko ng sasakyan. Kasi hindi pa ako naka-PS, sir, yung barilyo po. Inaabot na sa akin yung props. So ganoon na nila na kailangan yung eksena, ganoon na nila kukunan. Nangyari po kasi, nagaling ako ng wait. Ng sa yung father ng director namin sa FPJ is Batakya po din. After po ng week, dahil na-damage yung dito ko sa ano, sa badminton, sobrang sakit, hindi ko po maangat. No, nagpa-massage po ako after ng week. Then after ko magpa-massage, nag-message na yung ano, yung kabilang show ko. Sabi, sir, pasensya na po, meron po kayong taping. So sabi ko, wala pa akong tulog ha, pwede pa mag-power nap. Sabi niya, hindi na po eh, kasi kailangan na po kayo ngayon. Wala akong tulog, diretso ako ng ano, ang taas ng araw. So ang ginawa ko po ay kinonta ko yung ano, yung kababata ko, siya nag-drive sa akin kasi wala yung driver ko po, nasa hospital pa. So siya nag-drive sa akin, pagdating doon, akala ko, ano lang, barilan lang, kasi inabot lang sa akin yung baril. Nung, tsaka ang promise sa akin ay half day lang. Pagdating ng mga bandang alas dos ng tanghali, sabi sa akin, Sir Jorel, meron po kayong fight scene, sobrang sorry po. So ang problema, hindi ako makakasuntok na. Patakito ho. Ito, pag ginanto ko to, ang sakit nito, nabawasan na po ngayon. 10, ganun kasakit. Ganun kasakit. Parang ginukupit yung balat mo. Ganun po kasakit. Ang talagang nabigla nga ako eh. Kasi nung nandun yung mga cast ng Batang Quiapo, nakalimutan ko na may diferensya yung shoulder ko. Dumaan si Coco ng CR. Pagkausap kami ni Baby Giant, sabi ko kay Baby Giant, Tol, papicture tayo kay Coco. Sabi ko, Pops, papicture pa naman. Oo, sige. Pag-akpay kong ganun, Okay ka lang? Sabi ko, Tol, okay. Kaya yung niti ko sa picture, para akong bagong tuli. Sobrang sakit, oo, sobrang. Hindi ako makangiti. Si Coco, pogi-pogi eh. Ang ganda ng ngiti. Ako talagang, Coco, ang talaga, grabe. Oo, talaga. Ang sakit na ano, nabalikat ako. Pakita sa personal. Si idol director. Ang ako pag nagka-taping ako nang tapos siya yung director. Sana magkataon, ano? Oo. Pupunta, libre ka nang pupunta. Baka pwede akong humingi sa kanyang mentorship about sa ano? Sa directing, no? Directing, oo. Tapos, ayun na, ito yung fight scene ko. Sabi sa akin, ano bang gagawin? Kasi po, ito po yung continuity na hinuli kayo ng police, nakaposas kayo. Okay. Tapos, Sir Jorel, pasensya na po talaga. Naku, sabi ko, yung pasensya mo, mukhang mahirap to. Ano gagawin ko? Kapag nakaposas kayo, sir, kailangan nyo makatakas. So, ano nga, gawin ko? Yung dalawang police po, sikuhin nyo po ng pakinggan. Tapos, sikuhin nyo po yung pakinggan. Balibagin niyo po yung kapi ng pulis. Pagkabalibag, agawin niyo po yung barel, putukan niyo po, tapos barelin niyo po yung isa. Tapos sipahin niyo po yung ganyan, tapos papabarelin niyo para skunin niyo. Ay, ang dalila! Ganyan na!
Walang June, sabi ko, hihirap. Ayaw niya para matapos na lang na, nag-pray na lang talaga ako, sabi ko. Naisip ko, sabi ko, ano, tsaka minessage ko yung ano, yung kababata ko, sabi ko, tol, baba kayo, kailangan ko ng tubig, tsaka yung mint, kasi alam ko mahirap, hirap. Usually, pag mga ganong eksena po, ano po yun eh, parang it will take na siguro mga 30 minutes unan, yung mga ganon, pag ganon mga eksena. Awa ng Diyos po, ano, siguro, mga 12 or 13 minutes na bago mag 15 minutes natapos namin. At least natapos mo ng matigas. Matapos na. Ano lang, kaya po umabot ng 4 takes. Umabot ng 4 takes kasi yung unang take, sumigo na 5, 4, 3, 2 action, tinignan lang nung ano, parang camera rehearsal. Tapos yung pangalawa, tama na sana, di ginawa ko na po. So, sobrang sakit at tinitiis ko. Yung pangalawa, abatuwan-tuwa ako nang kasi pare, dahil nga sobrang sakit ng ano ko, pananalangin ako, nagawa ko yung fight scene. Talagang, pang! Nagawa ko lahat. So, natiis ko yung sakit. Siguro sa adrenaline nang, sa adrenaline. Biglang, pang! Teko, bakit po? Nalaglag yung ano, yung poses mo. Ulit! Kasi dapat hindi ko malaglag eh. Oo, hindi malaglag. So sabi ko, ulit, alam mo nang, ano, sobrang kaba ko na baka magkamali ako ng pangatlo. Perfect na sana, nakakalimutan ko yung isang step. Alam mo na kung ano, nakakalimutan ko yung last blow, tsaka kunin yung baril. Alam mo nangyari nang, akala sa sobrang sakit na nito, akala ko nakuha ko na yung baril. Umanon ako, kat! So bakit po? Wala nga hawak ng baril. Walang baril. Sabi ko, Trek, sorry. Balik ako. Sabi nung stuntman, sir, hindi nyo pa ako naduot yung baril. Pero yung pang-apat na, nadali. Sabi, kasi nang, best effort na yun, ha? Kasi pare, unang-una, yun ang iingatan mo, yung best effort yun kasi, wala akong tulong, number one. Tapos, injured ako. Kaya yung part na yun, tapos, ano, 4 takes lang. Best effort na yun, kumbaga nang, ano, kung sa iba yun, medyo mag-iilang take pa yun, pero, awat tulong ng Panginoon, naka 4 takes lang. Kaya salamat sa Diyos, nagtalangin ako eh. Sabi ko, laking tulong din nung sobrang laking tulong nung yung mga fight scenes sa batang Quiapo. Nakikita ko si Derek Coco, lalo na nung nasa hospital kami, kung paano siya nagtuturo, paano niya ako tinuturuan. Tapos kasi yung unang fight scene namin eh. Tapos nakikita ko si Senator Lapid pag nagtuturo ng fight scene. Na-absorb ko. Kaya, sobrang thankful ako. May mga nagamit akong skills sa fight lead dahil sa FPJ's batang. Sobrang thankful. Galing. Kaya ngayon, konti na lang lang. Ano na lang to? Five na lang. Pero, nag-letter na yung ano. Pero alam mo ba, Sis G, hindi mo makita ko sa live mo kahapon. Doon po lang. Tapos nakalimutan sa sobrang pagod ko, nakalimutan ko tanggalin lahat ng dugo sa... Nakita ko ba? Ako lang po nga sa iyo eh, lumakyat ka. Mangyari sa iyo? Ito mangyari yan mo. Di ba nagpaalam na ako? Sige, guys, kumanta kasi si Sir Derek. Sabi ko, babaan na ako para makakanta si Sir. Pagpasok ko ng joking, may dugo yung... Akala ko pinagtitinginan ako, ay sa batang Yapos sa monte. Ang ginamit ko akala ko karoon yung level, yung pala puro dugo yung mukha ko. Pagsara ko ng salamin, pag ganun ko, ito na kagad yung wash area, salamin. Sabi, ay may dugo pa pala ako, kaya pala ako pinagtitinginan, nagkilamos ka agad ako. Ayan, dami nang mukhang galing ako sa Rumble na ano. So,
sobrang ano po, sobrang basag, talagang walang tulog, sobrang pagod. Ang masakit lang sa akin ngayon ang 5 yung level dito, tapos yung likod. Sakit pa rin. Sakit pa rin yung likod. Ano, nakuha ko po yung sakit nito, yung sa likod ko, yung ano eh. Pero kaming fight scene ni, ano, ni John Estrada. Pero hindi ko muna pwede ikwento. yan. Doon ko po nakuha. Nagkamali ako. Na jerk, sinipa po ako nung ano eh, nung double ni ano ni John. Nagkamali ako ng ano. Totoo ba sinipa ka talaga yun? Napitik lang lang, pitik lang. Hindi naman ako nasaktan. Nasaktan ako sa baksa ko. Sa baksa ko. Mali ako, may kasalanan. Mali yung ano, yung bagsak mo. Opo, mali yung bagsak. Ako may kasalanan. Na sakit. Anyway, salamat sa Diyos. Nakaraon. At least na nagawa ko. Opo, nagawa na. Abangan nyo na lang yan. Ayun. Mauuna siguro ipalabas yung sa amin ni John sa FPJ's Batak kaya po kasi next week ay ang eksena na po ay mauhuli na si Rigor, si John Estrada ni ano ni Cherry Pie ni Lena ani ano ni Marites. Oo, mauhuli na siya sila ni Lena. Booking mo sa wakas. Oo. Ayan na magugulat na sila. Lalayasan na ba siya ni Marites at uuwi na si Lena sa bahay nila? Abangan nyo. Abangan, ayan na. Kasi doon papasok po yung eksena namin nila ng ano ng mga kapulisan. Kasi unang-una, police din si Lena. Unang-una, bawal yun. Bawal namin, sa whole week. Oo, pangalawa ay, alam nyo naman, alas 4 ako sa eksena. Dyan. So, abangan yung pang-Alaska ko kay ano, kay John. Paano na-build up yung galit niya? Abangan nyo. Ako, ganda. Sobrang ganda. Ronald, regalo. Pera, very good. Yun. Thank you, si Gloria Mitsu. Thank you. Ingat lagi sa mga fights in Idol. Thank you.